Ay, mga kapatid, paso kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. At narito mga kapatid. Salamat, Chucho. Ayan, nakita ang picture ng mamay. Yung panahon na bagong matayo ang iglesia nito, ay ang mga kapatid ng destino rito ay talagang naghasip ng salita ng Diyos sa dahon ito sa bawat abot ng kanilang upon dito sa layon ito. Nakasama si Mamay ng mga destino rito sa pagpapalaganap nila ng salita at sa patuloy na pag aakay nila sa mga tao, bawat tao kanila makita kanila sinisira ng salita ng Diyos. Dumating yung araw na ito nga si Mamay Nardo ay nakita raw ng mga ito doon, ay naakay na makadalo rito. Tapos si Mamay Nardo rin naman ang nag-aya sa mga ito na siya ay samahan at pupunta rin kinamamay alab. Ay di ang mga ito nga si Mamang paparoon at nag-share. Magandang hapon ako. Pwede ka kumakabala. Sino ka? Ako si Gude. Kagadian hon sa Bornagin. Si Nardo. Nardo na lang. Nardo. Ako'y isang lingkod ng Panginoon na hinatid dito para magbahagi ng salita ng Diyos. Pag-alis ako ba ay ang tatawid kami na yung tawagin at tubig ng bayan ay napakalalim. Siyapa. Kung yung siyapa ay baha. Siyapa ang tubig. Hindi kami talaga nga nakabasa kami. Ay di, yun nga, sa kagustuhan nga namin, kami makaakay ng mga tao upang makaalam ng katotohanan. Ay di, kami nga nakitig na ngayon. Yung mga kapatid na napadistino dito, kasama namin ang paparoon sa mga babae, kasama namin kami nakitig na salita doon sa hagan. Yan po si Mamay Gude. Ito naman po yung manggagawa namin galing Maynila. Gandang umaga po. Ito naman po ang aming pastora, si Pastora Sen. God bless you. Ang kasama ko sa mga kapatiran, si Sister Julia. Gandang umaga po. Ito po naman si, ano, si Sister Flor. Gandang umaga po. Nanay, ito naman po si Nanay Huling. At ito po si, ito naman po si Sister Nancy. Kaka, ito naman po si Sister Presi. Ganda umaga. Nanay, kumusta na po yung pong pagdalo po sa El Shaddai? Ayun po, nakakaranas na nga po ako ng panlalamig. At feeling ko yung nakukulangan po talaga ako. Kaya po, tumigil na po ako sa pagdalo. At ito po, nagbabasa na lamang po ako ng Biblia dito po sa bahay. Ay, Nanay, ay gusto niyo po ba magkaroon po tayo na cellphone?
Group para pong mapalalim ang inyong pong relasyon sa ating Panginoon. Maaari po kung yun po ang kalooban ng Diyos. Sa totoo nga lamang po, noong nakaraang mga araw, ako po ay lubos na nanalangin sa ating Diyos na nawa ay may magamit ang Panginoon na makarating dito at maitama ang relasyon ko sa Kanya. At kung yun ang kalooban ng Diyos, ipagkaloob nawa. Nanay, sa susunod pong Huwebes, gaganap po tayo ng cell group po dito po. Ano po? Sige po. Mga kasama, tayo na. Mag-ingat kayo. Ay, magpalaan kayo ng Panginoon. Pag-ingatan kayo ng Diyos. Ingat din po kayo. Salamat po. Sige po. Sige po. Iyon sa grupo, bumalik na sila ng araw ng Huwebes at iimbitahan ko lahat yung mga katulong ko sa Eshaday. Doon na nag-umpisa. Madami sila ang buhay. Magandang hapon po! Dari nga pa rin mga anak ko, parang bunso ko, si Kate, si Raquel, at si Gina. Sige po, tayo na po magpasimula ng ating gawain sa Panginoon. Nay, aalis po muna ako. May gagawin lang po ako. Pasensya na po. Aisha, Gina, sige, basta sa susunod, eh, makakadalo. Bago po tayo magsimula ng ating gawain. Pagkatahan po muna tayo para masasin na po ito. Maraming salamat po. At pagpalain po kayo na ating Panginoon. Salamat kayo. Hindi, hindi.
Manalangin kayo ng Panginoon. Pag-iingatan kayo ng Diyos. Tuwing Huwebes, sa aming bahay, nagkakaroon ng cellphone. Tapos pagkaroon ng Sabado, kami naman ay dinadala sa maugat. Na tuwing kami umaga ng Sabado, kami pupunta doon, hindi pa kami mamahal ng umagahan. Dadalhin kami doon na may isang oras paglalakad kami. Mga alas 6. Chima! Ang baga namang bata ito. Inigising na, napag-usapan natin kahapon na tayo igigising ng maaga ngayon. Ay, ayoko po. Gina, malulungkot ang iyong ama. Pag hindi ka sumama, ikaw na lang mga hindi nasama sa atin. May, inaantok ka po ako. Hindi ka sumama sa amin. Ang saya doon. Ang pinuntahan. Oo, ate. Kaling kalamagpuri doon. Masaya. Oo nga, lahat ng mga tao nagpupuri. Kasi saya-saya. Kaya anak, sa susunod, sumama ka na sa aming pagdalo. Oo nga, ate. Tunay na masasayahan ka sa lugar na iyo. Pasensya na kayo at talagang sa panahon ngayon nagiging busy ako. Ganun ba, anak? Sana ha. Kapanahon ka naman. Sa Gina! Tatanong ng iyong ama, bakit ka daw hindi sumasama sa aming pagdalo? Ano ba ang humahadlang sa'yo? Pasensya na po, inay, kung hindi madalas po ako hindi nakakasama sa inyo. Hayaan niyo po sa susunod. Pangako po, sasama na po ako sa inyo. O, alis na ba kayo? Sige! Padalas yung mga gamit niyo! O, sige, tanong na. Minihimo pa ba? O, sige, tanong.
sumama sa pananampalataya sa iglesia ito na natayo dito sa Maubat. At halos nga buhat noon ang mga ito, ang tuwing papanood siya masama yung mga destino rito. At halos eh nagsalita, nagpuan din doon, nagpalaganap din doon ang pag-share na salita ng Diyos. Na tuwing ang mga yan ipaparoon, anumang oras, sama-sama sila ng mga destino rito. Jesus, hallelujah. Opo, Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami muli dumalang sa inyo at kami ay muli mapag-usap sa inyo po, Panginoon. Ama, alam namin na nakalalang yung pandinig sa amin na Panginoon ay humilig sa inyo na sa aming muli paghayo po, Panginoon. Kami po ay makagawa po, Panginoon. Karoon po kami na makakalala sa daan upang, Panginoon, makapagbukas po kami na mga gawain sa iba't ibang lugar, katulad po ng tango sa kung ano-ano po mga kalapit na barangay po, Panginoon. Panginoon, kayo po mangula sa amin ang inyong pong karunungan, ang inyong paggabay, ang inyong... Yung araw na nung sila'y alukin magkakaroon ng gawain doon, ay tinanggap nila na magkaroon ng gawain doon. At ang kanyang buong sambahay na naman mamay, alam, ay naakay ng lahat, ay manampalataya sa salita ng Diyos na dinalaroon ng mga destino rito. At di ngayon nga, sa kahabagan ng Diyos hanggang ngayon niya ang iglesia roon, naaray kung sabihin niyo, ibunga ng iglesia rito. Hanggang ngayon nga, talagang nakatayong matatag at maluwalhating maraming magkaluluan. Isang mapagpalang umaga at puspos ng biyaya mula sa ating Panginoon. Amen! Amen! Amen. Amen. Yan! Palpakan muna natin ang ating Panginoon. Tsaka tingnan nyo yung ating mga katabi kung sila ba'y masaya. Sila ay inyong batiin ng God bless you. Amen! Kumustahin po natin sila. Ayan, salamat sa ating Diyos dahil kanyang niloob na tayo ay magkaroon ng gawain dito sa Tangub. Amen! Amen! Amen. Praise God! Praise God! Praise God! Ngayon naman ay dadako tayo sa pagmimensahe ng salita ng Diyos. Buksan natin ating mga dalang Biblia sa Juan 3, talatang 16. Yan, babasahin ko po, nakasulat, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ba'y sumasang-ayon dito sa talata ito? Magsabi ng Amen! Nanay Loring, ito naman po si Sister Huling. At ito. Sean. Sunod ay pinapangako ko pong sasama na ako. Mabuti naman. Sikat. Pasensya na. Sorry. At ulit ka. Sean. Ano? Ano yan? Okay na yung una yun. Eh. Okay. Okay, kasi naman easy. Kagulo po siya. Oh, kagulo. What? May nagkikin po. May nagkikin po. Nakapagpaksi. Patay mo muna at nakukuha. Action!
kayo. Gandang hapon po. Ako po si Gude. Ako si Gude. Magandang hapon. Yan lang. Simple lang. Kayo? Ah, di ba? Nardo na lang. Nardo na lang. Ba, ka Nardo. Kami ay mga born again dyan sa Maugat. Saan dyan? Saan po sa Maugat. At ipapahayag ko po. Napapahayag ko po. Ako po si Hay. Okay. Anak ko po si Adi. Next scene natin. Next scene, ano papalapit na doon. Oh, palapit na doon. Okay, tara na. Bunganga nung isa. Gamit pa ang ginamit na termino yung bunganga. Ano? May laman po ang bibig ni Leian. Okay. Ano, director? Ayos lang? Talon. Right, camera. Talon. Oh,